Good day mga kabonsai army. Andito na naman po tayo. Salute. Kasi natin. Yeah. Ito po yung ating isang project na sumo hibiscus. Mapapansin nyo sa mga sumusubaybay sa atin, hindi tayo nagpalit. Sasamantalahin po kasi natin yung environment, walang nagpapatugtog. Gagawa po ako. Ito ay ano, isang araw lang din po pagitan. Ano lang po, minuto lang ang pagitan nung isa kong video. Yan, doon sa tugas. Si tugas number 6. Sasamantalahin na po natin. Ito ay workshop din po natin. Kasi nga po, may pagkakataon. Hindi tayo makapag-workshop, makagawa ng YouTube dahil may mga nagpapatugtog. Bawasan lang po natin ang dahon to. Yan. Kasi ang gagawin po natin to, unang-una po nga pala, shout out sa inyo mga kabonsai army. Sana po habang pinapanood nyo to ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yan. Yan. And for today's video, yan. Medyo na ano na po tayo doon sa mga ano natin, intro. Yan. Ang gagawin po natin dito, yan, ay yung mga sa ating huling video ay yan po, katulad po niyan. I-clean cut na po natin. Yan, ganyan po ako gumawa. Hindi ko po isinasagad hanggat hindi pa matured tong mga paabang na mga sanga. Yan, hanggat hindi pa po yan matured, hindi po yan natin i-clean cut yung sagad. Yan. Yan, katulad po niyan, no. Lumalabo. Paano ba yan? Tapos natin konti na lang. Ayan. Ayan po, katulad niya, no? Ito. Clean cut na po siya. Dahil po yung ginawa natin yan, may pagka-matured na tong kanyang mga sanga. Ayan po, naghihilom na siya. Ayan, katulad niya, no? Naghihilom na. Ayan, dito po. Ay, ayusin nila po natin yung mga sanga to. For wiring. Ayan, for wiring. Pag hindi nakuha ng wire, makukuha pa ito ng wire. Tapos ito yung isang pinatabaan natin. Ayan, nasa likod yung back branch nya. Ayan, for setback na din siya. Tapos ito po ay for clean cut. Ayan, may mga naiwan. Ito naman po yung ginawa natin na new main trunk. Ayan. Lalagyan po natin, hindi pa natin ika-cut dahil papatabain pa po natin niya konti kahit ganito kataas bago uli natin paggawaan ng bagong new trunk para magkaroon ng liko. Ayan, halimbawa po ito, may shoots po siya. May shoots siya dito. Pwede siyang magliko siya pag ganun. Siya yung magiging main trunk. Tapos ito, puputulin dito. Ayan, puputulin. Kaya pag ito hubaba, ito po ay puputulin natin. Or, ipopropagate po natin, papaugatan po natin. Ayan po. Pag may pagkakataon, wag nating sasayangin yung mga cuttings. Ayan. Ayan. May mga tumutuboy dun siya sa ibaba. Ayan. Pag may mga ganyan, pag may time kayo, pagtatanggalin nyo, pag hindi nyo na yan naman kailangan. Ayan po. Ayan din, no? Samantalahin na rin natin yung paliwanag. Dati may nagtanong po, bakit sinusugatan? Ayan po. Tingnan nyo naging ano niya. Susugatan pa rin po natin yan pag totally nag-develop na ng paghihilom yung mga naunang sugat. Dito naman po natin yan susugatan. Ayan. Kasi po yung mga pumapalit na balat ay mas maitim tapos mas kulubot. Ayan. Mas gusto po natin ng mga bonsaiista yung kulubot na balat ng ating puno. Nagbumuka siyang matanda. Ayan. Ayan yung umaano na tayo. Kanina yung ano natin yung parang matamlay eh. Mula na natin. Yan, unahin natin to. I-clean cut na po natin.
episode ko to. Ayan. Pag nag pag ginamitan nyo po ng ganito, asahan nyo po yung pinag yung balat niyan ay sabog. Sabog po 'yun. Kaya ang gagawin niyo naman, kukuha kayo ng mga may kung ano, mag-produce kayo ng cutter. Tapos yung sumabog na balat ay lilinisin. Eh nga, kukuha ko ng ano, may bago akong ano eh, blade eh. Taka. Ayan. Palitan na po natin ng bagong bala. Ayan. Baka may nanonood na bata. Ayan. Ingat, ingat. Yeah, tatamay kabit ko ah. Ayan. Ilinisin natin yung mga pinagputulan. Yun. So talaga pag bago. Tapos, ito naman, pasa natin ang dahon. Maingay. May dumating yung kapitbahay kong maingay. Ayun. Sana wag silang magingay at magsigawan. Pag nagkukwentuhan kasi sila ay pasigaw. Ito. Ya, may mga dahon para makita. Ito po kasi para ano siya, tatlo ganun. Yan, ganyan siya. Itong shoots na to, isa saka ito, tatlo. Pwede naman po yun gamitin, katulad po nung sinasabi ko na dati, pwede po yung gamitin. Pero usually, ang ginagawa po ng mga nakaka, mga tips po sa atin, ng mga mas maalam na sa ating mga sa halarangan ng pagbabonsai, is mainam daw yung dalawa lang. Ayan, para hindi nagiging overcrowded. Tapos, at in the end din po kasi, maaring isa din dun, puputulin mo kasi, kung nagawa mo yung mas mag, kakadikit po yun, yung mga branches po nun ay magkakadikit-dikit. Yan, ganyan, magkakaabot-abot na ganun pag nag-pads ka na. Paddings, ayan. Eh, magkakadikit-dikit po na ganun. Kaya, usually, sabi nga nila, dalawa lang yung ganun. Ayan, ganun, ganun. Kaya, yung nasa gitna ay i-clean cut na po natin to. Itong shoots na to ay hindi na magagamit. Tapos, ilinisin natin. Yan. Tapos, itong nasa likod na to, ay, pwede palang wag munang, i-unwire na po natin para makahinga siya. Total, nakasunod na po ito eh. Medyo may katag... Ayun. Nagsisimula na po siya sumigaw. Ayan. Sumisigaw na po siya dahil problema siya sa anak niya. Ayan. Mga tamad mag-aral.
Sana wag siya sumigaw masyado. Hayaan nyo na nga natin. Huwag natin pansin. Naano ako eh. Na... Baka siya magmura. Galit na galit siya sa anak niya. Ayan po. Ayan, hayaan po muna natin siyang makahinga. Tapos ito. Itong sanga na to. Para medyo hindi po ano eh. Hindi po ako nagagandahan mula rito hanggang doon ay ano, sabi nga hotdog. Yan po. Total, meron ng isang shoots dito. Tanggal natin to para makita nyo. Ayan. Isang shoots to. Siya na ang gagamitin natin na magiging second generation ng sanga para magkaroon ng tapering. Ito mahaba na to ay tatanggalin natin. At katulad po ng ano, hindi po muna natin yan isasagad. Ayan. Para hindi mag-die back to. Ayan. Hindi siya mag-die back. Eh nakita na po niya tayo. Sana huwag siya sumigaw. Eh umalis na. Umalis na. Nahiya rata sa akin. Tinignan ko kasi siya. Nahiya. Ayan. Simulan natin ang pagbawire. Ayan. Bawire po natin to. Ang dumi ng kuko po natin. Ayan, kasi nag bonsai workshop po tayo kanina. Nagrepat tayo ng ano, root pruning ng isang aking hibiscus exposed. Yung hibiscus ko na ano, na exposed roots, eh bumagal ang galaw niya. Katulad doon, hindi rin na igawa ng video, nag root pruning ako. Ayan. Ayan. Tara sa akin. Yun. Bebend naman natin to pababa. Yan. Ngayon pag nagbe-bend po ako, may konting twist. Hindi yung basta bend lang na ganon. May mga technique po. Pag binibend nyo, may konting twist para yung kanyang wire humigpit at yumakap ng maganda sa sanga. Excuse me po. Ay yumakap ng maganda sa sanga ay hindi siya madaling mababalik. Tulad dito. Hinga sile. Ah, okay. Oh, gaganda ako. Ayan. Ito, kakatba ko na to. Para ito yung, itong nasa ilalim. May shoots po siya sa ilalim. Dito sa banda na to. Maganda po siya. Na sana, pag humaba yon dito ang putol. Yan, tanggal to. Pero dahil pwede na siyang putulin, itong sanga na to, kasi ano na lang din siya, secondary branch, nung ito, main branch to. Tapos secondary branch na siya. Kaya kailangan tapering na. Eh, ang haba masyado, kaya dito natin siya puputulin. Muna, temporarily, para kung hindi to magtuloy, meron tayong backup. Yan, meron tayong backup. Yan, katulad nung ano, hindi muna sagad. Tapos ito na ang wire natin and ito.
Tapos naglagay na din tayo ng ilaw kahit maliwanag para yung ano ng araw ay hindi gaganong-ganon yung ating video. Yan. Para merong isang main source of light. Ipinipo natin. Yan. Yan po kagandahan pag hindi ganong nadilig. Makunat. Pero pag po ito ay bagong dilig, lumalagotok na po yan. Lumalagotok na mahina. Pero napuputol yung mga hibla niya sa loob. Pero dahil hindi sumunod na maganda, doblehin po natin. Doblehin po natin dahil hindi siya sumunod ng maganda. Kasi kailangan po pag nag-wire kayo, 1/3 or 1/2 size ng wire nyo. Wire nyo ang sanga. Eh, ito po eh, ano, masyado ng iwan. Masyado ng malaki yung pinaka-main dito. Kaya dodoblehin po natin. Para sumunod. Yan. Kaya mainam po yung ano eh. Minsan yung nakakatipid po tayo. Ako sa wire. Kasi po maliit pa lang, winawire ko na. Kaya minsan nakakatipid po tayo sa pagwawire. Yan. Kaya natin ang pwesa natin konti. Yun. Nabenda po natin. Ayan. Maraming salamat sa mga patuloy pa rin na sumusubaybay po sa atin. Maraming salamat sa inyo. Yan. Kung may mali po akong ginagawa, open for correction po tayo. Yan. Hindi po tayo madamdamin, minsan lang. Open for correction po tayo lagi. Huwag po kayong mahihiyang magtanong at i-correct po tayo. Yan. Ayan. Ay kakara natin ng twist. In kanina to nakatayo, ngayon nakahiga na. Kasi po ang gagamitin naman po natin diyan ay kapraso lang. Ganyan lang. Kasi ito ay patatabain pa natin. Tama, patatabain pa po natin. Tapos ito po yung isang mga trick. Halimbawa po, meron kayong ano, sanga na gustong i-bend pero wala kayong wire. Yan. Ito po yung mga trick. Ang tawag po yata dito, tension. Tension wire, ano lang. Diba? I-hook nyo dito sa kabila. Manap kayo ng hook. O kaya dito sa mga butas. Tapos i-bend nyo ganun. Yan. Magkakaroon siya ng bend. Pag wala kayong wire na malaki. Yan po. Hinay-hinay. Yan.
maliit na wire ang ginamit nyo, nakapag-bend kayo ng malaki. Lalo na kung kapraso lang naman dun sa sanga na yon ang gagamitin mo. Yan. Katulad po nito, kapraso lang naman po kukunin natin dyan. Kaya yung kaprasong bend lang na to, ang gagamitin natin, hindi naman to magagamit agad nung neto. Ay, kaya ganyan lang po. Maliit na wire, nakapag-bend tayo. Tension niya tatawag doon. Tension wiring. Kaya po, inuulit ko, pag mali yung mga terminology, mga tawag ko po, pwede nyo po ako i-correct. Ayan. Tapos, po. Ang atin ng mahiwagang ayan, para so sa mga pinagputulan. Masakto ulo ko. Init. Init na po ngayon. Kaya kalikutan na. Yung mga pinagputulan po ay lalagyan na natin ng ano. Damihan na po natin. Mura naman po lang ang ganito. Mura lang po ito. Pero effective. Yan po. Effective po siya. Kaya damihan nyo. Yung nilalagay nyo din ganito, huwag nyo na pong tipitin. Yan. It's another tip po yan. Huwag nyo na pong tipitin yung halaman nyo para maganda kalabasan. Yan. Binastusan na lang po natin. Ayusin na natin. Kasi po, yung return po nito, yung kasiyahan ng kagandahan ng halaman natin. Magiging maganda ang kinalalabasan. Ayan. Okay, ayos. Nakatempo tayo ng magandang oras. Pagkakataon, nakagawa tayo ng sa isang araw po na to ay nakagawa tayo ng dalawang video. Ito yung ating ano, ang pamagat po nito sa ibang video natin eh Sumo Project, Sumo Hibiscus Taiwan, ganyan po. Pero marami na din po. Marami din natin kasi. Marami po siya. Marami na po tayong mga videos. Ayan. Yung mga, kung gusto nyong matuto ng mga tips. Ayan. Mga basic po lang ang alam po natin. Medyo yung mga konting advance, hindi pa po tayo nakakapag-ano ng mga marami. Mga basic tips, marami na po yan. Ayan. Malaking tulong para sa ating mga baguhan na gustong matuto sa larangan ng pagbabonsai. Ayan. Kaya maraming salamat po ulit yan sa inyong pagsubaybay. Aking YouTube channel, may reels din po tayo sa FB. Yan. Tapos may page din po tayo, Jason X Bonsai Army, may FB page din po tayo sa reels, yung mga short videos. Yan po, meron din po tayo diyan. Yan, katulad po ng ginawa natin ngayon, may pagkakataon po tayo gumawa ng dalawang video dahil may katahimikan. Sa buhay po natin, pwede po natin i-apply yan. Kung may pagkakataon tayo na gumawa tayo ng kabutihan sa araw na ito, huwag na natin ipagpabukas. Baka yung kabutihan na gagawin mo, lalo na nakikita mo ang isang taong naghihirap, ay kailangan niya yon. Sa araw na yon, ang iabot mong tulong ay huwag mo nang ipagpabukas. Upang dahil ang Panginoon, pag yan siya po ay nagbigay din ng biyaya sa atin, hindi rin niya yun pinagpapabukas-bukas pa. Kung kailan yung tamang oras na kailangan mo yun, sa kanya yun ibibigay. Dahil ang oras ng Panginoon, oras ng Diyos natin na kinikilala, ay laging sakto sa oras yan. Hindi yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kailangan, hindi yan ibibigay sa'yo kung sobra lang din sa iyo. Yan. Yung mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon, talino, kalusugan, yan, pera, kapayapaan ng isip, yan yung mga blessing na binibigay sa atin. Ang blessing po, hindi puro lang puro pera. May mga blessing na binibigay sa atin sa mga iba't ibang kalagayan na natatanggap natin. Yan. Yung pagpapatatag sa atin, blessing yan. Yan po. Yan. Kalusugan, yan po. Yung mga una nating binanggit. Kaya
maging mabuti tayo sa ating kapwa. Eh, hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming maraming salamat po. Stay safe po sa ating lahat. God bless. Salute. Adios.